Ang Johnny and Susan Agro Chef ay nagko-convert ng mga idle backyard. Idle backyard na ngayon po ay yung iba ay farm na. Masasabi natin 10 square meter, 20 square meter, 100 square meter, 200 square meter, 250 square meter, 500 square meter, 1,000 square meter. Importante, lagi namin ina-advise sa mga kliyente namin, dapat may magbabantay, kumbaga maintenance. At syempre, dapat may tubig, may water source doon sa aming paggagawan. Kasi kung wala, masasayang lang investment. Hindi namin ginagawa ang project kapag wala sila noon. Step 1, meet the client. Step 2, visit the site. Okay? Step 3, ocular check-up kami. Then layout, tapos checkin namin yung condition ng lupa. Step 1, cleaning. Cleaning kami, clearing. Number 2, cultivating, grinding the soil. Number 3, plotting. Plotting, plastic mulching, tunneling. Number 4, transplanting. Yan. Tapos number 5, kung kinakailangan, fencing kami. Fencing, na yung fencing na yon double purpose yun. Doon na rin mag-grow yung mga vine, edible vegetable. Kliyente ang tinatanong namin. Yan. Ngayon, pagka ang kliyente namin, sinabi yung ganito, kasi nakita na doon sa mga previous project namin. Pero sila pa rin ang tinatanong namin kung ano yung design na gusto nila. But normally, ang aming project, simple lang yung design. Ilalagyan namin ng plot, ito yung beddings, iba't ibang beddings yan kasi ang ano namin, iba't ibang beddings, iba't ibang gulay. Plus, tapos yung gitna o kaya tabihan, nilalagyan namin ng trellings. Ito yung makikita mo sa na kawayan na nasa gitna kasi ang design na, ang purpose namin doon, yung mga vine, doon siya aakyat sa mga trellings. Habang umakit yung mga vegetable, nagsisilbi siyang shade doon sa pathway na dadaanan ng mga tao. At habang dumadaan yung mga tao doon, sa tabihan may mga plotting. Ito yung mga tinutubuan naman ng mga vegetable. Hindi naman ganun kakomplikado. Basta pinagtatabi-tabi lang namin yung mga leafy vegetable. At yung matataas na vegetable, pinagtatabi-tabi namin. 3 to 5 days, nagagawa, nakukonvert na namin yung land. Unang-una, personal consumption. Yung may-ari ng lupa, gusto ng gulay, gusto ng masustansyang gulay, gusto ng gulay na hindi na siya bibili. So, ito yung isang solusyon. Yung pagka lumalabas sila, paglabas sila, na doon sila sa backyard na ginawa namin, tuwan-tuwa sila. Kasi nagdadamo sila, nagbawali sila, nai-enjoy sila, napapawisan sila, kumbaga nag-exercise na rin sila. So, isang sa amin, makukonsider namin therapy yon. Yung iba, ginagawang negosyo. Ayan. So, ginagawa nila, pinalalaki nila, natututo, umaatin ng iba't ibang seminar, nagkakaroon ng learning. So, parang kami lang ay nagbubukas ng kaisipan. Nagbibigay lang kami ng idea. Magmula doon sa land conversion. Magsimula ka sa container. O kaya, kung ayaw mo ng container, kung mayroon ka maliit na area sa iyong bahay, simulan mo lang sa maliit lang.